On! Online enrollment is now in full swing at the Mariners Schools, College, and Senior and High School levels. Enroll online at the Mariners Polytechnic Colleges Foundation, Kanaman, Camarines Sur, for the maritime and other course offerings. For Mariners Polytechnic Colleges in Naga City, we offer business, hospitality, tourism, and communication programs. There is no need for parents and students to come to the schools unless necessary. For more details on the online enrollment process, log on to marinerskanaman.edu.ph or marinersnaga.edu.ph, or you may text or call any of the school's contact numbers. Under the new normal, the academic cycle goes on as it goes alive at Mariners. All together, we move forward and say, Sarong Marinero sa kada pamilyang Bicolano! At ngayon, narito ang ating hashtag, Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Ako po ay si Maria Paz Perona ng Tagabawang, Batangas. Ako po ay nagpapasalamat sa Marcafe. Malaki pong tulong yan sa aking pangangatawan. Lalo po ako po ay napapagod siya na pong aking isa. Sa edad ko pong ito, na 69 years old, malaki pong tulong sa akin. Kaya kayo ay aking pinakupan na uminom kayo niya. Salamat po sa Marcafe. Kaya kayo patuloy na bumili. Bumamit ng Marcafe. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Berto! Berto! Sino na naman ang naglipat ng istasyon? Ako po! Nakikinig po kasi ako ng music. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong ililipat? Dapat laging naka 103.9 Boom FM ang radyo ni Aling Sonya! Ito ang SOL Broadcasting Station. DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City. 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Son. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tama ng oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Live sa News Center kan DWOS 103.9 Boom FM Naga. Areglado News. Katerepunan kan mga may init na barata sa lado lokal. Areglado News. Kabikulan, na magandang tanghali. Araw tayo ng Biyernes, 17 ng buwan ng Hulyo ng taong 2020. Ito ang ating Areglado News ng 103.9 Boom FM Naga. Mga kaibigan, sa headlines na ng ating mga balita. Boom FM Headlines. Headlines ng ating mga balita. 25 anyos na lalaki timbog sa isinagawang operasyon ng mga otoridad kontra sa ilegal na droga sa lungsod ng Naga. Isang habal-habal driver arestado sa isinagawang drug bypass operation sa bayan naman ng Milaor, Camarines Sur. DPWH sisikaping matapos ngayong taon ang kanilang mga proyektong nakabinbin nitong nakalipas na administrasyon. Padre di pamilya nagpatiwakal dahil sa pangungulila sa namatay na asawa sa isang barangay sa lungsod ng Masbate. Samantala, sundalo sugatan sa pangaharas ng mga NPA sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Samantala, headlines pa rin ang ating mga balita. Mga gurong nawala ng trabaho, maaari daw maging tutor ayon sa DepEd. Paggamit ng ABS-CBN frequencies para sa mga distance learning magastos ayon kay Salalima. At palasyo, di may paliwanag kung bakit ini-edit daw ang mga talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Mga kaibigan, ilan lamang yan sa ating mga balita ngayon tanghali sa Ariglado News. And syempre, ang ating mga headlines atid dyan sa atin ng VG Caps ng Victory Global Unlimited System Incorporated. VG Caps, acid neutralizer. VG Caps, ibig sabihin na vegetable capsules. Ipinasok natin dito or in-encapsulate natin dito yung pitong gulay na pinagsama-sama natin yan, kasama pa rin yung ibang minerals na kailangan-kailangan ng mga ating katawan. Hindi siya gamot, hindi siya drugs, kundi gulay na ilinagay lang natin sa kapsula. Yan po ay nutritional supplement. Ang function po ng nutritional supplement ay para supplyan ang ating katawan ng tamang nutrition or complete nutrition para lumakas yung immune system natin at ang ating katawan mismo, ang ating immune system ay kaya niyang labanan ng sakit. So yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang gumagaling. Ang problema po sa akin minsan kasi hindi po ako mapaihi. Ano, medyo pamisan-misan sumasakit yung puso. 3 days umapekto na sa akin, gumanda yung ihi ko. Magaling. Yung misis kong constipated po yun. Lagi pong hirap sa pagdudumi. But in-introduce ko sa kanya, 4 days, gumanda yung ano niya, pagdumi niya. Tumatotal po, napakaganda ng produkto. Yung pong VG Caps na yan. Pag napuyat ako ng 3 days continuous, mag-vertigo na ako, yung umiikot na hilo. Tapos, nung bata-bata pa ako, mag-last yan ng 1 week. Pero ngayon medyo may edad na, nagla-last yan ng months. So, nagtatry ako ng mga ibang vitamins. Pero itong VG Cup, December 19 yan, one day ko lang tinake. One before breakfast, before lunch, before dinner. Yun na yung last experience ko nang umiikot ang mundo ko. Si Raymar Valdez, Ariglado News. Mga kaibigan, nasa detalye na ng ating mga balita. Muli ngang nakapagtala ang Bicol Region ng 9 na panibagong kaso ng COVID-19. Kagabi, ito ang kinumpirma ng Department of Health Center for Health Development o ng DOHCHD Bicol, kung saan pumalo na o nakapagtala ang Bicol Region sa 244 na mga kaso ng COVID-19 at 132 dito ang mga active cases. Kagabi nga nakapagtala ang unang dalawang kaso, ang Aroroy, isa sa Legazpi City, isa sa Tabaco City, isa naman sa Manito, isa sa Uwas, isa na mula naman sa Naga City, isa sa Bagamanok at isa rin sa Matnog. Ang mga ito ay pinangalanan na si Bicol number 236, isang 25 anyos na lalaki mula naman sa Aroroy, Masbate. Ito ay dumating mula sa Tarlac noong June 2020. Siya ay asymptomatic at ngayon ay nasa quarantine facility na ng naturang LGU. Samantala si Bicol number 237, 5-year-old na lalaki mula din sa Aroroy, Masbate. Ito ay dumating mula sa Bulacan noong June 21, 2020. Ito ay asymptomatic din at kasalukuyan naka-quarantine din sa LGU Quarantine Facility. Si Bicol number 237 o 238 ay 51 anyos na lalaki na mula naman sa Matnog, Sursogon. Siya ay dumating mula sa Makati City noong July 7, 2020 at siya ay una nakaranas ng sintomas ng naturang sakit noong July 12, 2020 at ito ay sa ngayon ay nasa LGU Quarantine Facility na. Si Bicol number 239 naman, isang 24 anyos na lalaki na galing unag mula sa Bagamanok, Catanduanes. Ito ay dumating sa naturang lugar mula sa Cavite noong June 24, 2020. Siya ay asymptomatic at nasa quarantine facility na din. Si Bicol number 240, 29 anyos, na mula naman sa Legazpi City, Albay, kung saan ito ay dumating mula sa Metro Manila noong July 13, 2020.
si Bicol 241 na 22 anyos na babae na mula naman sa Uwas, Albay. Siya ay may close contact kay Bicol number 222 at ito ay asymptomatic. Si Bicol 242, 32 anyos na lalaki mula naman sa Tabaco City, Albay. Ito ay may history of exposure and travel. At ito ay asymptomatic. Si Bicol 242 ay isang factory worker. Si Bicol 243 naman, 31 anyos na mula naman sa Manito, Albay. Ito ay dumating sa kanilang lugar mula sa Rizal noong July 11, 2020. At ito ay nakaranas ng sintomas ng COVID-19 noong July 10, 2020. Ito ay isang warehouse man at si Bicol number 244, 32 anyos na lalaki na mula naman dito sa Naga City kung saan ito ay may close contact kay Bicol number 227 at ito ay nakaranas ng sintomas noong July 3, 2020. Sa ngayon ito ay nasa LGU quarantine facility na at si Bicol number 244 ay isang bill collector. Samantala sa atin ang mga balitang police report. Hindi na nga nakapalagba ang 25 anyos na lalaki na tulak umano ng illegal na droga sa lungsod ng Naga sa isinagawa nga drug buy bust operation ng mga otoridad kahapon. Sa report, pasado alas 2:40 ng hapon kahapon sa Zone 4, Balatas Road, lungsod ng Naga, nang maaresto ang suspect na kinilalang si Justin Francis E. Alteza IV, 25 anyos, isang binata at ito ay residente ng Santo Niño, Libuton, Naga City. Ito ay naaresto ng mga tauhan ng pinag-isang puwersa ng PDEA Camarindisur, Masbate PO, CIB, PDEA RO5. Sa ilalim naman ng pamamahala ni Attorney Hill T. Pabilona, ang Regional Director ng PDEA RO5. Katuwang din ang mga tauhan ng Police Station 2, Naga City Police Office Entel. At sa ilalim ng pamamahala ni Police Colonel Marlon Catan, nakumpiska sa posisyon ng suspek ang humigit kumulang 100 gramo ng shabu na kinakalkulong aabot sa halagang 680,000 pesos. Agad namang isinagawa ang proper documentation sa mga nakuhang ebidensya sa lugar ng pinangyarihan ng transaksyon at agad ding dinala ang suspek sa impila ng pulisya at ito ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Boom FM Live Report. 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Punin natin ang line ng ating mga Boom Patrol reporters. Nasa linya si Rustan Malianta. Yan, saglit lang, Rustan. Yan, balikan natin ang line ni Rustan Malianta. Inansiksyon, Kaso Udma, kang lokal gobyerno, kamanwaan ni siyudad ng Naga, ang two-story na classroom building sa proponidong San Isidro National High School, kaiba ang principal designate na si Ramon Jeronimo Jr. Inasigurar Kaso Udma, kang kontraktor, ang may nangyaring turnover sa maabot na simana. Ang eskwelahan na pinunuan kang konstruksyon bago pa magrapado ang COVID-19 pandemic. Gagamiton kang enot na grade 7 para sa akademikong 2020-2021. Nasa kagabtan 91% na estudyante ang presente na ka-enroll sa naunang bita ng eskwelahan. Dagos-dagos ang pagkonstruir hanggang sa matapos ini bago mag-aralaugan ang karalasihan. Dugang na bareta ang lokal gikan sa luwas ng istasyon, ini ang sendong Boom Patroller Rosan Malianta. Nagbabareta sa 103.9 Boom FM. Boom FM Live Report. Maraming salamat kay Rustan Malianta sa kanyang report. Samantala, arestado din ang isa pang habal-habal driver sa bayan naman ng Milaor, Camarindisur dahil sa pagtulak din umano ng illegal na droga. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 8:05 ng gabi kagabi sa Zone 1, Barangay Tarusanan, Milaor, Camarindisur,
ang pinag-isang puwersa ng mga tauhan ng PIU, CS o Camarinesor Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Major Alex Piñafiela, RDEU, Libanan Municipal Police Station, First Provincial Mobile Force Company at mga tauhan din ng Milaor Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Maria Victoria Abalaing, ang Acting Chief of Police ng naturang himpilan na maaresto ang suspect nga na si Rigor Bermas Iatugade, 32 anyos, isang habal-habal driver at residente ng Metro Villa, Barangay Sabang, Naga City, matapos makabili ang mga otoridad na nagpanggap na buyer sa suspect ng isang piraso ng plastic sachet ng shabu sa halagang 500 pesos. Nakuha pa sa posisyon ng suspect ang isa pang piraso ng plastic sachet ng shabu nang ito ay i-body search. Sa ngayon, ang mga suspect o ang suspect ay nasa kustudiya na ng Milaor Municipal Police Station para naman sa kanyang kaukulang disposisyon. Samantala, natagpuan wala ng buhay ang isang padre di pamilya matapos magpatiwakal sa may bahagi ng Villa Lucila, Barangay Maingaran, sa lungsod naman ng Masbate. Ang biktima ay kinilalang si Alvin Briola, 36 anyos. Ito ay residente ng nabanggit na barangay. Ayon naman sa investigasyon ng Masbate City Police Station, depresyon umano ang naging dahilan kaya't nagawang kitilin ng biktima ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang kalibre 45 baril sa kanyang ulo. Ayon naman sa ibang mga residente, matagal ng panahon na nangungulila ang biktima simula nang mamatay ang kanyang asawa. Sa ngayon, wala namang tinitingnan foul play sa nangyaring insidente. Samantala, nitong nakatalikod na araw ay nagkaroon na ng maliit na pagupulong sina Congressman Josie Banning Talyado kasama ang ilang mga opisyal ng DPWH upang pag-usapan na ang ilang mga proyekto na hindi pa natatapos mula pa nitong nakalipas na administrasyon. Lagi nga nakikipag-ugnayan ang tanggapan ni Congressman Josie Banning Talyado sa Department of Public Works and Highway sa kanilang mga kontraktor upang ipalo up ang mga naturang proyekto. Ang ari ng naturang kongresista na maging maayos daw ang mga proyektong isa sa katuparan ng kanyang termino, lalo na sa mga pang-instruktura o infrastruktura para sa kapakanan ng kanyang nasasakupang unang distrito ng Lalawigan. Samantala, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kayo po ay nakaantabay sa Ariglado News ng DWOS 103.9 Boom FM Naga. At syempre, live din tayo napapakinggan sa ating kapatid na himpilan sa DWSL 103.7 Boom FM Camarines Norte. Samantala, sugatan naman ang isang miyembro ng Philippine Army matapos ang itong paputukan ng mga pinaghihinalaang kasapi ng New People's Army sa Barangay Kalpe, Bulan, Sorsogon. Nanantalang ulat ng pulisya, nangyari ang harassment hapon noong Hulyo o nakalalikod na araw ng tropa ng gobyerno ay nagkasagawa daw ng community support program sa nasabing lugar. Pumesto meno ang hindi pa matiyak na numero ng mga rebelde na halos 150 metro mula naman sa kinaroroonan ng mga sundalo at walang habas na nagpaputok. Natamaan ang bala sa kaliwang panlikod o left lumbar at kaliwang braso si Corporal Nino Idoro Ruadella, 31 anyos, may asawa isang miyembro ng 91st Civil Military Operation ng 9th Infantry Division Philippine Army at residente ng Balatan, Camarinesur. Sugatan din si Sergeant Jomar Bilangel Buela, 36 anyos, may asawa at ito ang nagsilbing security ng tropa nang ito ay may slide sa kanyang motor nang ito ay pinaputukan ng bala o ng barila. Pareho namang naisugod sa ospital ang dalawang sugatan na sundalo sa pamamagitan ng mga rumisponding personahe ng MDRRMO. Samantala, pupwedeng maging tutor ang ilang gurong nawalan ng trabaho dahil sa pag-asara ng ilang pribadong paaralan
dulot ng coronavirus o ng COVID-19 pandemika. Ito ay ayon kay Education Undersecretary for Planning and Operation Jesus Mateo. Sa gitna na rin ng makikipag-usap sa local government unit hinggil sa pagkuha sa mga nasabing guro bilang tutors. Sinabi pa ni Mateo na maaring maging tutor ang mga nasabing guro ng mga batang walang adult na tututo ka sa pagsasagawa ng distance learning ngayong pasukan na. Samantala, sa ibang balitang nasyonal, posibleng hindi maging praktikal para naman sa gobyerno ang panukalang gamitin gamitin na lamang para sa distance learning ang mawawalang frequency ng ABS-CBN. Ito'y ayon kay dating DICT Secretary Rodolfo Salalima ay dahil daw magiging magastos para sa gobyerno, lalo na't kailangang kumuha ng mga taong magpapatakbo nito ng tuloy-tuloy na 24 oras. Sinabi naman ni Salalima na mas mainam na ABS-CBN pa rin ang magpapatakbo at magbabayad na lamang ang gobyerno para sa oras na gagamitin sa distance learning. Maaring kunin na lamang anya ang ilang dating empleyado ng media giant para sa bagong broadcast. Subalit dagdag pa na gastos ito kumpara kung ABS-CBN pa ang nagpapatakbo. Binigyan din ni Salalima na hindi uubrang i-reassign ang mga frequencies ng Kapamilya Network dahil nakasaad din sa batas na dapat itong ibigay sa pinakakwalipikado at hindi kung sino-sino lang. Samantala, hindi naman may paliwanag ng Malacanang kung bakit ine-edit ang mga talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos i-ere ang isang speech ni Pangulong Duterte kung saan makikita ang maraming inedita na bahagi ng talumpati ng Pangulo. Ayon pa kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi niya alam kung sino ang editor ng naturang video. Anya, sana lang ay maraming bahagi ng speech ng Pangulo ang naipakita sa publiko. Una rito, sinabi rin ni Roque na ang pag-i-edit ng speech, unang speech ni Pangulo bago ito isa publiko ay hindi pulisiya. Samantala, inihirit naman ni Board of Psychology Dr. Miriam Ku sa House Committee on Civil Service and Professional Regulation na ikonsidera ang pagbuo ng batas para mabigyan ng provisional license ang mga kukuha pa lamang ng licensure exam para sa kanilang profesyon. Ay naman kay Q, malaki ang maitutulong ng mga underboard physician ngayong may kakulangan sa deputized doctors sa mga government hospitals natutugon sa mga kaso ng COVID-19 o ng coronavirus. Ani pa ni Ku, ginawa na ito ng Philippine Regulatory Commission ang modelo ng Australia kung saan bibigyan ng provisional license ang mga underboard physician para ma-deputize sa gitna ng global health crisis hanggang sa mga kuha ng licensure exam. Mahalaga umano na magkaroon ngayon ng malakas na puwersa ang sektor ng kalusugan ngayong mayroong pandemyang kinakaharap ang naturang o ang bansa. Pinalaan naman ni Manila Mayor Esko Moreno ang makikitang nasa labas daw na walang suot na face mask sa Metro Manila. Ito'y matapos mamataan ng ilang residente ng lungsod na nasa mga pampublikong lugar ngunit walang suot na face mask at maging ang social distancing ay hindi na nauobserba. Depensa umano ng mga residenteng ito ay sila ay nag-text lamang kakatapos lang daw naman ni Garillo o mayroon lamang sinagot na tawag. Ani pa ni Moreno na ipapahuli niya kung sinuman ang lumalabag sa quarantine protocols. Pati umano ang chairman ng barangay ay hindi rin makakaligtas kapag ang mga ito ay nagpabaya. Kasabay nito, binalaan din ng alkalde ang mga magulang na makikitang pakalat-kalat sa labas ang kanilang mga anak. Samantala, sa ating huling kabitbalitang nasyonal, inimbitahan ng National Bureau of Investigation ang college student na kritiko umano ni Senador Bongo.
Tuesday umano para sa may paliwanag ang panig ng naturang estudyante at tumugo naman ito. Tumanggi namang magbigay na ng pahayag ang estudyante maging tungkol sa reklamo laban sa kanya. Samantala ayon naman sa NBI Cybercrime Division, maaga pa para magbigay ng detalye ukol sa reklamong kinakaharap ng naturang estudyante dahil kasi simula pa lamang umano ng kanilang investigasyon. Samantala, 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dumako na tayo sa ating balita sa Ibayong Dagat. Balitang International. Samantala sa ating balita sa Ibayong Dagat. Muling nakapagdala ng pagsipa ng COVID-19 infection sa bansang Japan matapos luwagan ng kanilang pamahalaan ang ipinatupad na state of emergency. Ayon kay Tokyo Governor Yuriko Koike, nagtala ng panibagong 622 na kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa. Aminado naman ang opisyal na pinangangambahan nilang magpatuloy pa ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na maaaring magresulta sa muling paghihigpit sa kanilang mga ipinatutupad na mga restriction. Ganun pa man, pinaliwanag naman ni Koike na isa sa mga dahilan ng muling pag-akyat ng infection ay ang pinaigting na testing sa Japan. Matatandaan umabot na sa 23,600 COVID-19 infection ang naitala sa buong bansa o ng naturang bansa. Samantala sa ating balitang sports. Balitang sports. Samantala sa ating balitang pampalakasan. Pinagmulta ang Blackwater Elite ng 100,000 pesos matapos ang pagbabalik nito sa practice bago ang opisyal na go signal mula naman sa Philippine Basketball Association o sa unang PBA. Maliban dito, nakatakda rin ang liga na maglungsad ng investigasyon matapos i-anunsyo ng team owner na si Joseldo C. ang kanyang plano na ibenta ang franchise sa gitna ng kontrobersya. Samantala, sinabi naman ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang buong Blackwater team ay kailangang sumasailalim sa swab testing para sa COVID-19 at bilang bahagi din ng protocol, kailangang sumailalim ang mga ito sa 7-day quarantine sa kabila na magnegatibo man ang resulta at walang makitang sintomas. Umaasa naman ang commissioner na sana hindi umano ma-jeopardize ang ginawa nilang kasunduan sa pagitan ng gobyerno matapos makuha ang approval mula naman sa Interagency Task Force para makabalik na ang team sa kanilang mga praktisa. Mga kaibigan, iyan po ang ating balitang sports. Mga kaibigan, na yan na ang kabuuan ng ating pagbabalita ngayong tanghali sa Ariglado News. Yan, magandang tanghali sa mga nakatutok sa ating Facebook Live kay Sir Henry Bio, kay Rinante Perez Conde, kay Ma'am Gloria Miliete Abuyo, kay Jovi Katimbang. Yan, maraming salamat. And syempre kay Jovelyn Sabalboro Antonio, kaya M. Soreta, kaya Ma'am Melanie Salcedo Barbosa, kaya Angel Calieja. Yan, maraming salamat. At syempre sa lahat na lang ng nanood ng ating Facebook Live. Mga kaibigan, sa pangalan ng buong news team ng DWOS 103.9 Boom FM Naga, sa pangalan ni Rustan Malian na nagpaabot ng kanyang report, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, Raymar Valdez. Maraming salamat. Magandang tanghali, Kabikulan. Live sa News Center, Kantin WOS 103.9 Boom FM Naga, Ariglado News. Katerepunan kan mga may init na